My God, I hate trucks. Budget provision sa SUC lands exclusion di tinanggap ni Pangulong Duterte. Binito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang exclusion ng lupaing pag-aari at inookupahan ng state colleges and universities mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa ilalim ng 5.024 trilyong budget law para sa 2022. Ang hindi pagtanggap ng Pangulo sa probisyon ay nakasaad sa kanyang veto message ukol sa Republic Act 11639 o General Appropriations Act of 2022 na ipinalabas ng Department of Budget and Management, araw ng Lunes, 3 ng Enero. I am constrained to veto SUC special provision applicable to the SUC's special provision number 17, exclusion of lands owned and occupied by state universities and colleges from the Comprehensive Agrarian Reform Program, Volume IA, page 789, since it does not relate to any appropriation in the budget for the SUCs, ayon sa Pangulo. It is further noted that the subject matter of such provision is already covered by a separate substantive law, dagdag na pahayag nito. Gayun din, binito ng Pangulo ang 2022 budget provision na nagpapalawak sa authorized credit facilities na siyang mamamahala sa Agro-Industry Modernization Credit Financing Program sa ilalim ng Republic Act 8435 o Agriculture and Fisheries Modernization Law. The provisions of RA 8435, being a substantive law, shall prevail, ayon kay Pangulong Duterte. FDA Chief Eric Domingo bumaba na sa pwesto. Kinumpirma ni Director General Dr. Eric Domingo nitong Lunes na bumaba na siya sa posisyong pinuno ng Food and Drug Administration. Sinabi ni Domingo sa GMA News na epektibo ngayong araw ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Nang tanungin ang rason kung bakit umalis siya sa naturang posisyon, sinabi ni Domingo na wala siyang partikular na rason. Wala naman dahilan, ayon ni Domingo. I think I did my part to help during the pandemic. I'm happy with that but now it is time to move on to other things, patuloy niya. Inilahad ng DOH media team sa mga mamamahayag na itinalaga si Dr. Oscar Gutierrez, Deputy Director General ng FDA, bilang officer in charge ng departamento, kapalit ni Domingo. Yes, we confirm the resignation of FDA Director General Eric Domingo. Dr. Oscar Gutierrez, Deputy Director General, FDA, was assigned as OIC, base sa pahayag. Kanya-kanyang panawagan ang mga presidential aspirant kaugnay sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID at paghigpit sa alert level, panukala ni Senador Ping Lacson ibalik ang programang libreng sakay ng gobyerno. Yan ay sa gitna ng paghigpit ng Transportation Department sa bilang ng mga pinapayagang pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Pero hiling ng mga tsuper na mga tradisyonal na jeep, isama sila sa programa ng gobyerno. Noong una kasing ipatupad ito, tanging mga bus at modern jeep nilang ang kasama, kaya't lalo raw silang nawala ng kita. Tingin ni Lacson, kakayanin naman itong pondohan sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. 5.58 billion pesos ang nakalaang pondo rito para sa mga pamilyang maliliit ang kita, kabilang ang mga driver ng PUV. Pinusususpindi naman ni Senador Manny Pacquiao ang mga physical gathering ng kanyang grupo sa halip online meetings na lang daw muna ang kanilang isasagawa hanggang sa mapababa ng gobyerno ang mga kaso ng COVID. Ganito rin ang panawagan ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte sa kanilang mga supporter pansamantala rin isinara ang kanilang headquarters matapos magpositibo ang 20 sa kanilang tauhan. Sa unang pagkakataon, mapapanood ng publiko ang preliminary conference para sa isa sa mga disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos ayon kay Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon. Mapapanood sa Facebook page ng COMELEC ang proceedings ng live sa Biyernes, January 7. Mag-uumpisa yan alas 9 ng umaga, magharap sa hearing ang mga abogado ni Marcos at ng Akbayan Citizens Action Party ang naghain ng petisyon. Kadalasang off-limit sa publiko, pati sa media, ang ganitong pagdinig. Ngayon may 6 na journalists ding papayagan sa loob ng session hall. May 6 pang nakabinbing kaso laban sa pagtakbong pangulo. Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID, plano ng mga Metro Manila Mayor na limitahan ang galaw ng mga hindi bakunado, bagay na suportado ng national government. Ang detalye sa ulat ni Tricia Terada.
Pansamantala lang daw ang stay-at-home policy para sa hindi pa bakunado at hindi pa nakakakumpleto ng bakuna laban sa COVID-19. Paliwanag ni MMDA Chairman Benhur Abalos, epektibo lang ito habang ang rehiyon ay nasa Alert Level 3 o mas mataas na kategorya. Base sa inaprubahang resolusyon ng Metro Manila Mayors, papayagan lang ang hindi pa bakunado at mga partially vaccinated lumabas ng bahay kung bibili sila ng mga essential goods o papasok sa trabaho o kaya naman ay mag-eehersisyo malapit sa kanilang tirahan. Bawal sila sa mga kainan o restaurants, malls, hotels at iba pang leisure areas. Bagaman hindi pa tiyak kung kailan ito maiimplementa, suportado ng pamahalaan ang matapang na desisyon ng mga alkalde. Kaya nga natin ginagawa dahil ayaw na nating mag-lockdown. Ayaw na that we should learn to live with the virus. Alam naman po natin na yung mga unvaccinated individuals, no, pose a threat to the community. Therefore, maganda po yung naging desisyon nila. Sabi ng mga otoridad, ang mga patakaran ay para sa kaligtasan ng mga wala pang proteksyon laban sa COVID-19. Sabi ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dizon, 85% to 90% ng mga nauospital o mga malulubhang kaso dahil sa COVID-19 sa ibang bansa ay di bakunado. Ang apat na na-surge ito simula noong 2020, napababa natin ang mga kaso, gago na yung Delta, na napababa natin ang mabilis. Kung tayong lahat ay magtutulungan at simple lang po, lahat tayo ay dapat magpabakuna. Hindi naman daw talaga maiiwasan ng bansa ang Omicron, kaya sabi ni Dizon noong nakaraang taon pa naghahanda ang pamahalaan. Nagpapadala raw ng mga test kit ang DOH sa mga laboratorio. Muli rin daw kukuha ng mga contact tracers at dadagdagan ng mga health workers bilang paghahanda ng healthcare system. Inutusan naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang pulisya na tulungan ng mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang mga panuntunan sa ilalim ng Alert Level 3 at mga granular o pocket lockdowns. Magsasagawa din daw sila ng random inspection sa mga establishmento at quarantine facilities. Samantala, sabi ng Trade Department, nasa 100,000 hanggang 200,000 trabaho ang maaantala o nasa 200 milyong piso ang economic losses sa pagbalik ng Metro Manila sa Alert Level 3. Dagdag pa ni Trade Secretary Mon Lopez, babantayan daw ng pamahalaan ang healthcare at ICU utilization rate sa mga susunod na araw. Kung hindi gumagalaw itong ICU at walang lumalala naman, it will give us the confidence to again go back to Alert Level 2 kung kinakailangan at para maka again mabalik natin yung Alert Level 2 at yung dami ng SME businesses na pwede uling magbukas at dami ng trabaho na pwede uli. BBM Sera tutulong sa pagtatayo ng mga sinirang bahay ni Odette. Habang abala ang BBM Sera unit team sa Malawakang relief operations, tiniyak naman ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutulong din sila upang unti-unting maitayo ang mga nasirang tahanan ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni Marcos na nalulungkot siya sa sinapit ng ating mga kababayang nawala ng bahay kaya layunin niya ngayon ay makabangon uli ang mga ito mula sa matinding trahedya sa kanilang buhay. Pinasalamatan ni Marcos ang mga volunteers at donors na kagaya't nagpadala ng tulong sa nauna niyang panawagan na tulungan ang mga biktima ng bagyo. Nakapagdala kami sa mga iba't ibang lugar pero naiba ng kaunti dito sa Palawan because ang pangangailangan e dati yung pagkain. Nagdala kami ng bigas. Nagdala kami ng pagkain, tapos tsinelas. Tapos ang hinihingi ngayon is construction materials para maayos ng mga tao yung mga bahay nila kaya iyon ang hahakutin namin pabalik dito paggaling namin ng Maynila, sabi ng dating Ilocos Governor. Samantala, tiniyak din ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte na nagpapatuloy ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektado pang lugar, kahit na abala ang BBM Sera Unit Team sa paglikom naman ng mga construction materials. Ayon ni Inday Sara, ginagawa ng BBM Sera Unit Team ang lahat ng paraan upang may bahagi ang agarang tulong. Direk Manny Castaneda, may banat kay VP Robredo matapos lumabas ang performance ratings nito, palpak siya. Hindi napigilan ng kilalang direktor na si Manny Castaneda na banatan si Vice President Lenny Robredo matapos lumabas ang performance rating nito sa Pulse Asia Survey. Sa nasabing survey ay makikita na si Robredo lamang ang bumaba ang ratings habang ang iba pang opisyal ng gobyerno na sina Pangulong Rodrigo Duterte, Senate President Vicente Soto III, House Speaker Lord Alan Velasco at Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo ay tumaas ng ilang puntos. Naniniwala si Castaneda na nakikita ng publiko na di umano'y kulang ang ginagawa ng Vice Presidente. Tumaas ang performance ratings ng mga top government officials tulad ni Duterte, Soto, Velasco at Gizmundo.
si Robredo lang ang bumaba. Ayon kay Castaneda, what does that tell us? Palpak siya, period. Pabor naman ang ilang followers at kaibigan ni Castaneda sa sinabi niyang ito. Hindi naman nagbigay ng tugon ang Office of the Vice President sa banat sa kanila ni Castaneda.